Hello po mga kaibigang OFW at yung mga nandito rin po sa Pilipinas. Kamusta na po kayo? Ngayon, meron ako i-share sa inyo yung version ko ng chicken asado. Ngayon, ang gagamitin po nating mga ingredients, syempre unang-una ito po yung manok, isang buong manok to. Iluluto ko na lahat kasi may mga trabahador ako, patitikman ko naman sa kanila. Tsaka isa pa, ulam na rin ng iba nating mga kapamilya. Ayan, din rain ko po, lagay ko sa ref kaya medyo dry-dry to. Lalagyan po natin siya ng atay. Tapos ito po yung mga isang cup niya. Yung tomato po, tinanggal ko yung buto, chinap-chap ko. Tapos maglalagay tayo ng bawang kasi pampaalis po yun ang lansa. Ito po yung red bell pepper at saka yung onion, soy sauce, toyo, at kalamansi. Ito po yung red bell pepper. Sa bandang huli, ilalagay ko po ito. Tapos maglagay din tayo ng patatas. Di pa ako nakapagbalat. Ito po, paminta, oyster sauce, at saka tomato paste. Ngayon, ito po, imimix ko na po siya. Kasi imamarinate natin ito ng 3 oras. Kung gabi po, overnight, ihahabol po natin kasi siya ng lunch. 8 o'clock na po ngayon. Pwede naman po siya. Ayan, yung paminta. Ito na yung mga bawang. Maraming bawang. Ay, sibuyas. Ayan. Ito yung bawang. Mix-mix lang naman po yan kasi imamarinate natin siya. Ayan, ito po yung lemon. Hindi ko po ilagay lahat para mamaya meron. Kasi nag-iiba lasa niya pagka yung pag nilagay mo lahat, nawawala yung lasa niya. Nako-concentrate siya laman at saka yung bango niya, amoy, nawawala. Ngayon, ito pong mga ito, late na po natin ilalagay yan. Ito lang po, imamarinate natin. Ayan, ito na po siya. Maraming kamatis. Kasi marami po siya. Baka ang toyo ko kulang, pero dadagdagan ko po siya. Ito po, dadagdagan ko kasi malaki itong manok eh. Ano po ito eh? Almost 2 kilos na yung malaki na magnolia. Kaya 300 plus po yung isa. Ayan. Tantsa-tantsa lang po. Kung mga 1 kilo, 4 or 5 tablespoon full na toyo o soy sauce. Yan. Okay, marami po ito. Para na rin po sa mga kapamilya. Lalaki, oh. Yan po ang mga asado. Malaki si manok. Masyado pong marami. Ito na lang iluluto ko kasi hindi ko na mahahalo. Tama-tama lang naman po ito. Ilalagay ko na lang po yung sa pansit. Kasi ang laki ng manok na napabili ko doon sa aking mga tao na gumagawa sa taas. Ngayon, ilalagay din po natin siya, si Atay, sa gilid para ma-absorb niya yung mga ingredients. Yan. Mga iiba po pwede naman 30 minutes, ganun ko nagmamadali. Kasi ipapry mo, imimix mo rin itong mga sangkap, ma-absorb din niya. Pero iba po yung nakababad talaga ng overnight. Kasi talab na talab po sa loob yung lasa niya. Ah, ang bango na. Ayan na po. Balikan na lang po natin siya ng after 3 hours, mga 11 o'clock po magluto para tamang-tama lunch po yun. Ito po, naka 3 hours na. Mga 11 na ngayon, pwede na natin i-fry. Lilinisin po natin siya. Ayan. Ang ating chicken asado. Tapos, i-drain po natin. Kasi masusuro po ito eh. Nako, experienced ko na po yan. Ayan. Meron po mga paper towel na ganito, tissue. Pang ano talaga siya. Ang bango ng lemon. Amoy na amoy yung kalamansi. Yan. Matrabaho po pero masarap. The more pong nagtatagal to, parang adobo, masarap siyang kainin.
Ito po, magagamit na po natin yung gift ni ng ating kapatid na kaibigan na si Cecil. Ito po, naglagay na ako ng konting oil. Siguro sapat na to kasi hindi naman po natin kailangan maraming oil dahil dyan din po natin siya igigisa. Kung sakali pong naparami ang oil at naprito nyo na lahat, pwede nyo pong bawasan. Ito po. Atin po unahin yung balat. Yan po, atin po siyang niinip na. Kanina hindi umiinip. Unahin natin yung mga balak-balatsin. Ayan. Kasya ba'y apat? Siguro kasya. Pagkasyahin. Ayun. Low fire lang po para hindi po masunog. Yung tamang-tamang init lang po. Ito po atin pong bibilingin siya. Babantayan natin baka masunog. Yung tamang pula lang ang habol natin dito sa ating chicken asado. Uy, may ikot siya eh. Di pa. Ayun. Ayan. Ito, nagdikit yung balat niya. Mamaya pa to. Ang konti. Mamaya pa ng konti. Ito, ito. Ayun, yan. Sakto. Ito po, nagdalawang frying pan ako kasi nasusunog po siya pagka pangalawang ano na. Yan po ang teknik ko. Kinuha ko po yung manti oil doon, dito ko nilipat. Yan. Kasi may dati na pong katulad nito, ayan no. Pagka po pinirituhan uli natin yan, masusunog po lalo, tsaka iba na dating yung lasa. Yan, pero ito tama lang. Isasabay na po natin itong atay sa gilid para sabay-sabay silang ma-fry. Ayan. Kasi kung hintayin po natin maluto ito, tapos ito, sunog na po ang kanilang mantika, ang oil. Ayan, pwede naman po siya isinit sa gilid. Ito po, maluluto na siya. Papupulahin lang natin ng konti yung kabila. Ayan. Ayun, ang ganda. Maganda dito siya non-stick. Kasi ito, tinry ko lang po, pero hindi siya non-stick. Bagay, first time ko pa lang siya nagamit. At least, gumana utak ko, sabi ko, sa pangalawang fry, hindi na dyan. Pero yung pinaka-flavor niya, andyan dyan. Ngayon, isabe na po natin to, ha? Mga sa gilid-gilid para ang oras halos magka ano lang, hindi masayang oras. Ipa-fry po natin siya sa mga gilid-gilid. Yan. Dahil maluluto na rin naman. Yan. Pa-fry pa natin ng konti para good na good ang tsura niya. Ito. Okay na ito isa. Yan. Malapit-lapit na itong iba. So, maluluto na, mapapry na rin si patatas. Konti pa to. Konti pang pula. Masarap po kasi sa asado, maganda yung pagkapula niya. Kasi yung nagbibigay ng flavor, pagka yung mapulang ganyan, yung kanyang, yung ingredients niya, inilabas niya, tapos kasama po yan sa sauce niya. Tapos yung atay po, medyo pe-fry din natin ng konti para mas masarap. Para sa lechon, sarsa, kailangan iho na iho po yung atay bago mo gawing sarsa ng lechon. Yun po ang masarap, hindi siya malansa. Naiinip. Ito pong atay, ayan, pinaglagyan naman po ito ng ano eh, save sa hugasan. Ayan, medyo try pa ng konti para mas masarap. Pwede rin po kayong, kung wala kayong available na mga atay na ganito, pwede po kayong gumamit ng Reno Liver Spread. Kaya alam, iba po talaga itong ano, pure na ano, atay. Yan. Yun, ito na siya.
Ipipress po natin siya. Dudurugin po natin siya. Habang pupula ko itong pakpak, yung wings. Ayan, kita nyo, sumasabay na si patatas. Ang ganda. Kunin ko uli si patatas dahil okay na siya. Mamaya natin ilalagay uli. Pagka nasangkot siya na natin mga sarsa niya sa chicken. Ayan. Masarap po yung piniprito eh. Makunat-kunat. Pero nasa inyo po yun. Kung gusto niyo isabay-sabay, wala pang problema. Ganda na. Ayan. Nakuha natin yung tamang pula niya. Ayan. Yung mga ano lang po yan. Hindi yung pusunog. Mga sangkap niya yan. Ngayon, eto naman po yung lasa niya. Diyan na po natin ilalagay ang sarsa niya. Kasi ang pagkakaprito po natin yan, bali half cook lang siya. Pinapula lang natin yan. Iaano na natin siya. Pakukuluan na po natin siya sabay-sabay. Para lumabas po yung katas pa ng chicken. At madurog itong ating mga ingredients. Ngayon, low fire na po siya. Yan. Yan. Babaksak po yan mamaya. Mamaya po natin ilalagay itong mga tomato paste at saka itong red bell pepper kasi meron na pong durog doon. Ito pong tawag dito. Lemon o kalamansi. Pati rin po liver spread, huhuli natin kasi maninikit po siya. Yan. Low fire natin, i-cover ko para bumagsak yung mga sangkap niya at mag-mix na sila lahat. Yan, ipipress po natin siya ng ganyan. Ganyan, teka. Kasi medyo mainit-init pa, hindi mahawakan. Yan, naku po. Yan, yung mga anong ganyan, yung tusta-tusta ng konti yung labas. Nagbibigay po ng flavor yan. Linamnam. Yan. Kabango. Pwede rin naman po yung i-blend, pero maganda po yung medyo may pagka-granules. May nangangapa-ngapa kayo, makakaramdaman ng dila nyo pag kinain nyo. May nakakapa-kapa kayong butil-butil. Check po natin. Oh, ayan, oh. Low fire lang po ginawa ko. Ayan, bumabaksak na yung ano niya. Ganyan po talaga siya. Ayan, ako. Ayan. Kabango. Ayan, naluluto na sa sibuyas. Naamoy ko na siya. Ayan, ayan po natin na mag-mix na po sila lahat dyan. Ating pong chicken. Ulala. Nice. Ngayon, imimix na po natin siya kasi naka 15 minutes na. Siguradong nakalabas na yung mga katas niya kasi malaki po itong pagkakahiwa ng chicken. Eh, ang ginawa natin, malasado lang. Pinapula lang natin ng konti yung mga balat-balat. Tsaka laman-laman sa gilid. Yung loob po nun, hilaw pa. Kaya tamang-tama po yung 15 minutes. Ngayon, eto na po. Ilalagay na po natin si Atay. Ayan. Susunod-sunurin na po natin yan. Ayan. Ayan. Sabay-sabay na po natin yan para ang mga lasa niya mag-blend na. Ilalagay na po natin yung tomato paste. Sa gitna po natin siya ilagay. Ayan, kita nyo, mamuong-muo yung atay. Pero nasa inyo po yun kung gusto nyo pino-pino atay.
Pero ako po kasi gusto ko yung may nangangalot-nalot na konti, nararisahan mo yung linamnam ng atay. Eh, lasa na po yan sa ano. Yung tomato paste po, depende po sa inyo kung gaano karami gusto nyong ilagay. Ako, tinantya ko kasi dumadami ito eh. Meron pa ako doon spare. Ito, magandang panghalo eh. Ayan, kita nyo? Yung tomato paste, umaano na siya. Kumukulay na. Ayan, sabay-sabay na po siyang maluluto niyan. At ilalagay na po natin itong oyster sauce. Isa po sa mga secret niya. Para po magbiblend yung asim-asim, konting tamis-tamis. Ayan. Bibigyan rin po ng extra flavor yan. Ayan. Ulala, sarap nito. Mangiaman, kaayon. Ayan, tingin ko po yung ano, yung ating tomato paste, sakto lang. Pero intayin po natin kasi kukulay pa po yun ang kukulay. At lalapot pa po yun ang lalapot. Ayan, magbiblend na sila together ng mga huli nating ingredients na nilagay. Katulad nito bell pepper, sabagay meron na po yung nakablend dyan. Yung patatas, ayan. Cover po natin ang mga... 3 minutes lang. Baka dumikit. May pahabol po ako. Muntik nang mamis. Bailey po. Ayan. Bagay, may bell pepper naman po yan. Pampaalis lang na ang lansa at pampabango. Ayan na siya. Ating chicken. Ako, mabigat. Mabigat talaga si Martha Stewart. At titikman natin. Hindi pa natin natitikman. Oo, yan, malapit ng manikit. Gawa nung atay, tsaka yung ano, nilagay ko na. Yan, kailangan pa na hinahalo. Para. Yan. Kung gusto nyo po ng masarsa, ganyan. Pero kung gusto nyo po ng konti lang sarsa, medyo tuyo-tuyuin nyo. Ayan. Ayan. Tikman ko lang po siya. Kung okay na yung alat niya, yung mga tinimpla natin, oh, alam ko okay na yon. Pero yung alat niya, tanja-tanta. Pwede na. Konti na lang pong alat. At talaga yung asim niya, swabing-swabe. Ayan. Ngayon, lalagyan na po natin to. Kalamansi. Kasi sa asado po, talagang ang asado, kalamansi po ang nagdadala. Ayan. Kailangan mangingibabaw po yung lasa ng kalamansi at saka yung amoy ng kalamansi. Ayan. Nako po, ito po habang nagtatagal, pasarap ng pasarap, parang adobo. Ayan na. Off ko na po itong ano, mainit itong ating ano. Pasensya na po kayo, medyo magulot, nagpapa-ice po ako. Kaya hindi kami makapagluto madalas, may gumagawa pa po dito sa taas. Tsaka sa baba, hindi pa tapos. Ito po, atin na po siyang sasandukin para masintensyahan ang ating chicken asado. Yan, mamuumo. Yung iba po gusto, durog na durog yung atay. Nasa inyo po yun. Wala pong problema. Sa inyo po yun. Kung ano po yung type nyo, gawin nyo. Kung ayaw nyo style ko, nasa inyo po yun. Ayan na. Thank you.
talaga rin naman. Manyamang kaayon. Ayan. Bango. Iskandaloso ang amoy. Ito po ating posisintensya. Lunch time na. Nagmerienda ako na inip. Nakadalawang slice ng chocolate cake. Ngayon, ito na po. Sintensya natin. Kunin ko yung legs na lang. Tapos, siyempre, gulay-gulay. Sarsa, konting sarsa, lagyan natin dyan. Ayan. Mga patatas niya. Ayan. Paano po? Galit-galit, bati-bati na tayo. Unang subo po para sa inyong mga nakaabang sa channel ng Prinsesa ng Kusina. Ito po ang ating asado, chicken asado. Extra special. Nako. Ayan, extra special daw. Tulo na po lawe nyo. Nako. Para po sa inyo to, mga, pasensya na po, wala muna tayong mga shout out. Marami nagre-request, pero kita nyo naman, marami kung pinapaayos. Dahil luman-luma na ito, papaayos ka rin lang. De, paisa-isa lang po, hindi mo pwedeng sabay-sabay. Unang subo po para sa inyo, tumutulo na yung laway ko. Manyaman. Asadong asado talaga. Kasi ang asado po, yung asim niya ang aabangan nyo. Kasi masarap sa asado, asim. Kung asim ng kalamansi. Kung wala po kayong kalamansi, pwede po yung lemon. Pero mabango po talaga ang kalamansi. Ito po habang nagtatagal para po siyang ano. Para siyang adobo. Naalala ko, gusto ko rin i-share sa inyo yung pakam na chicken. Ang sarap nun. Nagawa ng nanay ko yun. Ito na. Masarap siya. Lalo na po ito pag na-marinate na. Overnight. Asim na talaga magbiblend dito. Yan, gusto ko po sa patatas, makunat. Piniprito siya. Manyaman. Sa susunod po, ano, may nag-recall sa akin ng beef tapa. Magawa na po tayo, no, pero magsishare ako ng ibang lasa. Sakto-sakto yung asim. Yung alat niya, yung mga ingredients niya. Kuha-kuha lasa. Ang sarap ng patatas. Ako, pababa na yung mga trabahador ko. Teka, sasandukan ko sila. Joel! No. Pakikuha yung pinaglagyan ng binigay ko nung kanisa para bibigyan ko rin sila at saka ikaw. Sakto. Lunch time po kasi. Magbe-break na po sila. Andun po sila sa rooftop. Sabo. May ibunan. Ay, wala lang po makakain nito. Si Bob lang at saka ako. Si Mark hindi na kumakain ng ano. Bigan na siya. Yung kapamilya natin, aso. Pero hindi pwede chihuahua, may sibuyas. Koko lang. Ito. Sasandukan ko lang po yung ating mga magagawa sa taas. Hugas na ba?
Hinugasan doon sa taas. Hugas na raw. Yan. Sure ka? Teka, kukuha kita para meron ka rin iuwi. Ito, ito. Sure ka? Hugas na to? Oh, paglalagyan na kita. Sila, pagbabain mo sila. Mm. Pinaglagyan ito ng ano kahapon eh. Lungganisa tsaka tokwa. Yan ang ulam namin kahapon. Tamad magluto. Tuloy na po tayo. Yan. Tamo, pati si Coco, naamoy niya kasi basta po naamoy niya na mabango niluluto. Andiyan na yan, nakaabang na. Kanina, breakfast niya. Cheesecake, no? Ilig siya sa may cheese. Ay, sarap. Mmm. Mmm. May anak. Kakain muna tayo kasama yung ating mga viewers. Mm. Ang sarap ng ano, salsa. Mga patatas. Koko, mamaya na. Naku, isa pa yan. Paborito po niya, atay. Pag binibilihan ko sila ng Andox, yung salsa, nagbibili ko na extra. Pag tinatamad ako magluto. Tsaka minsan, sawa na sila sa Pidge. Dog, ano, dog food nila. Tsaka yung nasa lata, sawa na. Pinagluluto ko sila. Sarap. Nung pati ibon, nagpapa, ano yun, paparamdam. Ang taas-taas na nila, third floor po yun. Hmm. Hmm. Mayaman. Hmm. Nakoko. Dahil lang nilabab kakain ito. Dami. Hindi pwede si Mika dito, no? May sibuyas. Ikaw ko pwede pa. Ito may tsura. Naku, pumikit pa na tao. Naamoy niya kasi yung bango eh. Nangangalabit pa yan pag di mo napansin. Kinukonsensya mo naman ako. Nayo ko siya. Paano po? Ito, naubos ko na. Nagmerienda kasi ako ng dalawang slice na. Ano yung ingit ako doon sa dalawa eh. Subukan nyo lang pong gawin at talagang pag nagtatagal yan, lalo pong sumasarap. Hmm. Nakaabang na aking ano, some baby. Hmm. Na. Top. Ang asin niya, kagat na kagat. Ang kalamansi. Lumalapad na po ako kakakain. Kasi pag napapagod ako, binabawi ko sa kain. Kain sa tulog. O, paano po? Babay na. Sa susunod na lang pong video, sana po pagkatapos nitong mga gawain ko, baka pagluto na kami na madalas. See you next video!